Hello! Welcome back to my YouTube channel! Ayan. It's cooking time! So, magluluto ako ngayon ng ginataang kalabasa at sitaw with hipon. Okay. Napanood ko lang din naman to sa YouTube. Kaya, first time ko magluto. So, ang una daw ay ilagay daw itong ginataang itong gata ng niyog. Pagkatapos ay isunod daw itong sibuyas. Luya at saka bawang. Pagkatapos daw ay tapos haluin daw muna. Haluin. Ayan. Ang sabi kasi, haluin daw muna bago sindihan ang gas. So, ayun, sinunod ko naman, ando doon na yung gata, sibuyas, bawang, tsaka luya. Ayan. So, pinapainit ko lang siya at antayin ko na lang nakumulo tsaka kung ano na ang isusunod. Ayun. Antay-antay lang saglit. Ayan. Pagkatapos, pag kumulo, ilagay daw itong, tinalian ko lang yung hair ko. Itong Knorr shrimp na Knorr cubes. Ayan. At haluin lang muna. Haluin lang siya. Haluin ng haluin. Ng haluin. Haluin para daw hanggat malusaw yung ating nilagay na shrimp na cubes. Pagkatapos takpan muna natin. Takpan daw at pakuluin daw ng mga 15 minutes. Ewan ko lang kung kaya kong pakuluin ng mag-antay ng 15 minutes pero titingnan ko na lang. Kasi, ngayon lang talaga ako nagluto ng ganito. So, yun lang yung magiging hapunan namin. Tsaka itong apat na piraso na pork chop. Kasi malalaki naman siya. So, hindi ko pa siya na ibabad. Kasi medyo matigas pa ng konti. So, maya-maya na lang. O titingnan na lang. Pag tinamad ako, baka ito na lang. Kasi madami naman eh. Madami namang hipon eh. Yung hipon parang ilang piraso ba ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, parang 18 or 20. Madami na, dalawa lang naman kami. Tsaka may gulay. Baka pwede na to. Kasi baka pag tinamad na talaga ako. Ayun. So, habang inaantay ko siya, mayroon akong ipapakita dito sa kitchen ko. Sa aming munting kitchen. Ayan. Meron akong, ano to eh, yung ito yung sibuyas. Dahon ng sibuyas ba to? Spring onions. Ayan. Kinat ko siya kasi patutubuin ko. Kinat ko siya. Tapos ayun yung dahon niya. Parang yung iba lumalabas na. So, antayin ko pa siya ng mga kasi 2 days ko pa lang to na start. Siguro antayin ko pa siya ng mga 2 more days. Tapos, ililipat ko na siya sa paso. Yan. Tapos, meron din akong bawang. Ayan. Kasi ibang bawang namin, nagtubuan na. Ayan na, oh.
So binabad ko din lang muna siya sa tubig. Tapos isabay ko na rin din siyang ilipat siya sa soil. Ayan. And kanina meron akong bagong gawa. Ito ay yung celery. Ayan. Meron siya. So inaantay ko siyang mag, kasi kanina lang, so try ko siya ng mga ilang araw. Kung may lalabas na siya yung dito sa gitna, yun, oh, yung sa gitna, pag may lumabas ng dahon, ay! No, ano. Tapos, tsaka ko siya ililipat sa, ano, sa paso din, para instant na yung, ano, try ko lang. Tapos, ito yung bago, yung lettuce kanina. Ayan. Ayan, o. Oh. Titingnan ko nga kung, ano, kung pati ito, eh, po pwede. Parang pwede ata, eh. So, meron ako niyan dito para ilipat ko siya sa ano, sa paso para may pagkakaabalahan pa din. Tapos meron din akong ganito. Ano nga tawag dito? Ewan ko, nakalimutan ko eh. Yan, ganyan ako. Tapos meron din ako ganyan. Ayan. Pang pa ano dito sa ano, para gumagaan-gaan yung ating pakiramdam, meron tayong ano, indoor plant na tinatawag. Ayan. Titingnan ko na kung kumukulo na. Tingnan ko nga ito. Ayun. So, nalusaw na. Nalusaw na yung ano, yung cubes. So, ilalagay ko na itong kalabasa. Kalabasa. Ayan, kalabasa. And more kalabasa. Ayan, kalabasa pa din. Hindi ko na tinanggalan ng ano, ng balat. Andun din na, andun na rin naman yung ano eh, yung kanyang sustansya sa balat eh. Ayan. Kaya hindi ko na tinanggal. Tuloy ko na lang, hayaan na lang. Ayan. Okay. Ayan. So, medyo lakasan natin yung apoy. Lakasan ng kunti yung apoy. Ayan. Tsaka, takpan ulit natin. Ayan. Tapos, antayin natin, pag lumambot, maya-maya, tapos isunod na natin yung ibang mga ingredients. Okay? Ayan. So, kumulo na yung munggo. Ah, yung kalabasa, nilagay ko na rin yung sili. So, medyo malambot na. At medyo malapot na. Malapot-lapot na. Yeah. Ito na yung hipon. Ilalagay ko. Yeah. Hipon. Yan. Okay. Lalagyan. Oh no. Yan. Maganda na yun. Maya-maya lang ng konti. Mga ilang minuto na lang. Siguro mga 5 minutes tapos na yung niluluto ko. Yan. So ito na. So meron pa ako kasing isang gata na natira. Ayan. So ilalagay ko na siya dito. Okay. Yan. Okay. Tapos, lalagyan ko, lalagyan, titimplahan ko na siya. Lalagyan ko siya ng patis. Paano ba? Ayun. Ayan. Siguro, hindi naman ganun siya ng konti. Ayan. Antayin ko lang na parang medyo lumambot ng konti yung sitaw. Kasi yung sitaw medyo maano pa, matigas-tigas pa ng konti. Tsaka yung gata, yung pangalawang gata, hindi pa talaga siya naluluto ng husto. So, ayun. Hayaan ko muna siya dyan.
mga 5 minutes. Tapos, pag malambot na, alam kong masarap. At alam ko din magugustuhan ng asawa ko yon. Kaya, mga konting minuto na lang. At matatapos na din. Yes! Finally! May ginataang hipon with kalabasa and sitaw. Finally done. Alam ko na masarap ang luto ko. So, I will give some for my husband and for me too kasi kakain na kami. Yan lang ang kakainin namin. So, this is my food. Food namin. Mainit eh. Ayan yung food namin. Saan ba? Ayan. Okay. Ayan. So, pasensya na. Hanggat dyan nagtatapos ang aking cooking 101. Ang aking ginataang hipon at kalabasa. Ayan. Kaya maraming salamat. At sana panoorin nyo itong video ko. Ayan. At sana matuto kayo magluto ng tulad ng niluto ko. Kaya, sana panoorin nyo, tsaka ilike nyo na rin, tsaka and subscribe. Ayun. Ayan. So, kaya, thank you guys. Thank you for watching. Bye!